Toyota Hilux. Sabi nila, hindi namamatay itong mga to. So, testingin natin ngayon. City and off-road riding. Medyo kailangan ng TLC, pero doon na pang tumakbo. So, this is our Toyota Hilux 1997 5-speed manual gearbox rear wheel drive with a diesel engine. So, lahat working, headlight, corner light, aircon, naka-2 din na radio. And guys, na talagang nabigla lang ako dun sa torque niya nung ida-drive ko na. As in, iba yung feel from a car guy na sanay sa premium cars. I mean, premium or gasoline cars. And even a gasoline SUV, which is RC RV Gen 2. Dito sa Hilux, yung hila niya iba. Ang hirap explain nung ngiti pag dinadrive mo siya. Iba yung pakiramdam. Kahit na may sakay kaming 2-door na 6-foot refrigerator kanina sa taas, sa likod nung Hilux, tuloy-tuloy yung torque niya. Also, power steering model to. Ayan, ang pinaka-paborito ko yung fuel and temperature gauge niya, napaka-classic pa. So, umaandar lahat, our speedometer, tachometer, yung mga sensor, lahat, corner lights, headlight, lahat working. Again, shout out ulit sa BMG Muffler Center for lending us this beautiful Toyota Hilux. Ayan ang kanyang very classic dashboard na merong aircon lovers yan, basic yung needs mo as a daily driver and kung pang work mo, kung pang papasyal, nandyan lahat. Also, manual window siya, pero tignan nyo yung linis nung sidings at yung design niya, napakaganda yan. Kaya ako pinakikita to is just for yung mga buyers na gustong bumili ng Hilux and nandito sa price range, at least alam nyo kung alin yung dashboard niya, may idea kayo kung ano yung mga functions na meron siya. May time rin doon, yun yung parang screen na maliit. Pwede kayo mag-charge ng mga phones nyo. Ayan, so lahat naman ng common necessity meron tayo for working and daily driver. Na expected natin kung anong makukuha natin sa, of course, 1997 na Toyota Hilux. Ako, ang masasabi ko, ewan ko, napaka-classic nung dash niya na gustong-gusto ko. Tuwan-tuwa talaga ako kaya lagi ko siyang pinakikita. And personally, if I would own or buy a Toyota Hilux, this will be a good model. The 1997 to like 1999. Kasi, ayan yung dashboard, pwede mo siyang iset up. Napakaraming parts. Dashboard ng Toyota Hilux. So kung ako, like, I would change the steering wheel with a Momo Monte Carlo, a leather shift knob, and siguro ipaparepaint. Lower ng aircon. Napakagandang gawin as a daily driver, and little by little doing it as your project. Truck, it's not a car, so sanay kasi ako sa car. So project truck, napakaganda. So ito ang kanyang diesel engine ng ating Toyota Hilux. Hindi ko sure, pero ang pagkakatanda ko, steering sa balat 2 or 2.4 liter. Ayan, kaya patay siya kasi nga rear wheel drive. Pero maganda tumakbo. And usually yung diesel engines kaya. So yung aircon niya, yan, nakita niyo may air intake, stock naman lahat. Medyo kailangan lang ng konting linis. Pero kasi daily driver siya, pinangsasakay, pinangbabiyahe talaga niya. Kaya medyo malikabok. Stock naman lahat eh. Unlike kung wari, katulad kasi ng engine. Work ko na dito lang sa city, hindi dumudulo yung ginagamit. So talagang gamit na gamit itong Toyota Hilux na to. Dun mo nakikita yung napakasulit na ibabayad mo. Kasi napatunayan ko na to the point, siyempre kailangan mo maintain. Pero hindi nga sila namamatay. I mean, yung engine napaka-reliable. Ayan, kasi talagang pinanda-drive siya. At yung bull bar na gawa ng ating BMG Muffler Center, napakaganda. Tignan niyo naman. Ewan ko, bagay na bagay siya. Gustong-gusto ko yung pagkakadesign. Even yung parang mga tohok niya na dalawa. Napakaganda. Ayan, tignan niyo. Hindi ko alam, tuwang-tuwa ako sa itsura niya. Napaka-classic. Lalo na siguro kung mapipinturahan pa yan ng white. I mean, ng super white or clear. How do you like our new car? Toyota Hilux.
pwedeng-pwede sa baha. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I knew from the first time I said for